Sisirain ko ba si Ninoy? Oo. Gagawin ko ba siyang demonyo? Hindi. Huhubarin natin ang kanyang pagiging santo. Hello mga bibig! Welcome back sa ating YouTube channel, Mang Libak na ta! Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Mang Libak na ta! O ito na, may post si Direk Daryl Yap na huhubaran ko si Ninoy Aquino. My God! Curious ako. Ano ba ang dapat nating malaman kay Ninoy Aquino sa Martyr or Murderer? Bakit sinabi ni Direk Daryl Yap na huhubaran ko si Ninoy Aquino? Ako, ito na ha. Iwan na natin sila. Sa kanilang ako si Ninoy at oras de peligro. Huwag na tayong ngumanga, ngumuya, at lumunok ng panis na kwento. Ay, panis na kwento! Ako si Ninoy at oras de peligro ay mga panis na kwento na dapat ng ibasura. Agree ba mga kabibig? Comment below mga libakira. Lumabas ka sa March 1. Huminga ka ng sariwang hangin. Pumunta ka sa sinihan at panoorin mo ang sarili mo. At doon mo malalaman ang katotohanan. Huwag kang bulag. Sa kwento ng tinawag nilang pinakamakasariling Pilipino. Wow! Ganun ba ang kailang pag-interpret sa Martyr or Murderer? Pag manood ka, pinakamakasariling Pilipino ka na? Pero kung manood ka sa Oras de Peligro, nako, magaling ka. Totoo kang Pilipino. Talaga? Sabi nga ni Dick Darlia, panis na mga kwento ang meron kayo eh. July 2022, malinaw na kay Senator Aime Marcos at sa Viva Films ang mangyayari sa trilogy. Alam nila kung paano mabubuo, para saan at kailan mangyari ang MIM, MOM, at MAM. Wow, perfect! O ha? Disclaimer lang ha, nauna sila ha. Nauna sila nagplano. Baka sabihin nyo kayo ang naunang naplano. Baka nagplano kayo noong 2001 pa. Pero ngayon lang yung ipalabas. Baka nagplano kayo noong 1986 lang. Na mag-movie kayo ng ganyan. Na ako si Ninoy. At ano to? Oras de peligro. Pero ngayon lang kayo na magkaroon ng time. Ito. Panood kayo. My films for historical rectification. Take note ha, historical rectification, hindi revisionism. Magkaiba ang rectification at revisionism. Mag-search kayo kung ano ang meaning. Alerke. A brief visual weapon challenging the popular incomplete Philippine history. Incomplete Philippine history. Disclaimer lang ha sa aking pag-unawa dito, kasi sa ating Philippine history ang tanging nalaman natin tungkol sa mga Aquino. Unfair naman, 'di ba? Puro na lang Aquino, Aquino, Aquino. Let's face the reality na kailangan din nating malaman ang buhay ng mga Marcos. Kasi bakit? Part sila sa history. Aminin mo man o hindi. Lerke. Malinaw sa aking mga producer na ang Made in Malacañang ay sa puso sa tatlo. Ang mabuhay, aloha, mabuhay, ang kaluluwa. At ang martyr or murderer, ang isip. Wow. Puso, kaluluwa, at isip pala ito. Meron kayo niyan. Meron ba kayo niyan? Wale. Puso, kaluluwa, at isip. Made in Malacañang is all about heart. Mabuhay, aloha, mabuhay is all about spirit. At martyr or murder is all about the mind. Wow. Sa tatlong pelikula, ang martyr or murderer ang pinakamahirap gawin, pero ito ang pinakamahalaga. Sapagkat binuksan na ng Made in Malacañang ang puso ng Pilipino. Nasa martyr or murderer na ang tungkulin na buksan ang isip.
hindi para baguhin ang nakaraan at sirain ang sinuman, kundi para buksan ang nasirang nakaraan at baguhin ang puso na tinuruang magalit at mamuhi ng halos 40 na taon. 40 years. Ako, iba talaga itong murderer. Parang na-excite ako ba? Parang natatakot din ako. Ay na, kung ano ang malalaman natin na mga katotohanan ba? Baka sabihin natin, sayang, naging bulag ako. Sayang, naniwala ako. Dalawang presidente, pero naniwala ako sa kanila. Naniwala ako sa love. Diba ganun? Sa totoo lang, gaya ng unang pelikula, hindi nyo rin iisipin na malalaking tao pala ang bita rito sa pangalawa. Dahil kapag hindi ka naluluha sa kanilang apelyedo, dun mo mararamdaman ang kanilang pagiging tao. Sisirain ko ba si Ninoy? Oo. Gagawin ko ba siyang demonyo? Hindi. Huhubarin natin ang kanyang pagiging santo na ibinihis ng kanyang mga umasta ay parang ang lilinis ng sarila ng damit. Hala? Sisirain ko ba si Ninoy? Oo. Gagawin ko ba siyang demonyo? Hindi. So dito sa pelikulang ito, masisira ang pangalan ni Ninoy. Naku, mga kapipig. Huhubarin natin ang kanyang pagiging santo. My God. Iangat ko ba si Ferdinand? Oo. Gagawin ko ba siyang anghel? Hindi. Bibihisan lang natin siya bilang isang tao. Kung ano siya talaga, kung ano talaga sila si Ninoy, na gaya natin ay tao. Nako. Kalergi. Parang kinabahan na ako, mga kabibig. Pabayaan na natin ang mga nagpapanggap na Diyos. Mataas, perpekto at laging tama. Pabayaan na natin silang manood ng Ako si Ninoy at Oras di Peligro. Pabayaan na natin silang patuloy na lumalangoy sa dagat na walang hanggang galit, paninisi at pagpapanggap. Iwanan na natin sila. Huwag na natin silang manahin ang mga gawain at kinasanayan nilang makalumang sistema ng pagpapalimos ng suporta. Nagmamakaawa kami. Suportahan niyo naman ang movie ko. Kahit 10% lang ng 15 million sa suporta at manood. Che! Paawa effect! Huminga na tayo ng sariwang hangin. Ang pelikula namin na pelikula mo ang tinatanong ko. Hindi ka pinipipili pero pinapasagot ka. Na pagkatapos mong basahin ang titulo ay mapapasambit ka ng handa ako. You are prepared to know the truth. You are prepared to accept the truth. You are prepared to say, yes, I will forgive, but forget never. All our choices in life, once or twice, made us a martyr or a murderer. Unahin mo ang sarili mo sa unang araw ng Marso. Panoorin mo ang iyong sarili sa sinihan. Wow! Perfect! Galing ni Direk Daryl Yap. Matalinghagang pose si Direk Daryl Yap na talagang ang mga sagot ay nasa pelikulang Martyr o Murderer. Again, you are prepared to know the truth. You are prepared to accept the truth. You are prepared to say, yes, I will forgive, but forget never. All our choices in life, once or twice, made us a martyr or murderer. Perfect! Galing! Wow, my God. Direk Daryl Yap, congratulations in advance. I'm sure blockbuster to. I'm sure maraming manonood. Pila-pila, pila to the left, pila to the right, pila to the front, pila to the back. Pila-pila lahat. As in super duper to the highest level ng pilahan. Mawindang sila. Oh,
Ano hinihintay nyo dyan? Malapit na ang March 1. Nakapag-book na, nakapag-advance booking na ba kayo? Puntahan nyo sa SM Cinema kailang ano, website. Book na kayo. Oy, ano ba kayo? At may mga international screening, mga OFW ko dyan. Hintay-hintay lang. Excited ka na ba? Malapit na. Don't forget to like, share this video para maraming makakaalam kung ano talaga ang katotohanan. Again, panoorin mo ang iyong sarili sa sine. Bye everyone! See you next time!